Maling-maling ang mga idol ang naging desisyon ni Thomas Bryant na mag-request ng trade away from the Lakers. Pero bago natin ipaliwanag yan mga idol, ay ito muna ang sinabi ni Buddy Hield na talaga namang sinang-ayunan ng maraming NBA fans. Sabi niya, he hates missing games nga daw. Sabi niya, in this NBA nga daw with guys sitting out to rest, naniniwala nga daw siya kung kaya mo namang maglaro ay dapat maglaro ka. Dahil ang mga fans nga daw ay ginagastos ang kanilang savings para lang mapanood ka. Hindi man daw siya isang all-star player, sabi ni Buddy Hield, pero marami na nga daw, pero meron at marami nga daw na mga fans na sinisigaw nga daw ang kanyang pangalan sa mga arena. At yan nga ang magandang mentality na talagang pinuringan ng maraming NBA fans. At kung matatandaan nyo kung sino ang nagpasikat na ito mga idol, ay walang iba kung hindi ang the late great Kobe Bryant. Ganyan ang mga idol ang sinabi nga ng kanyang asawa sa speech niya na kaya nga daw naglalaro si Kobe through injuries ay dahil ang mga fans ay ginastos niya daw ang kanilang hard-earned money para mapanood itong mga player. Kaya naman sinisikap daw ni Kobe na maglaro kung kaya niya namang maglaro kahit may injury pa. Pero alam naman natin ngayon mga idol, in today's NBA ay sikat nga ang load management. At alam nyo, may isang magandang punto rin itong si Paul George mga idol sa kanyang podcast kung saan sinabi niya nga na kaya napapadala sa mga injuries ng mga NBA players na itong mga nakaraang season ay dahil pinapriority na ngayon ng mga NBA teams ang pagpapahinga ng mga players imbis nga na ito daw ang katawan sa pag-iensayo. Hindi na nga daw nag-hard practice at minsan wala pang practice sa isang araw tapos naglo-load manage pa nga at hindi pinapalaro ng full game ang mga players. Kaya nga hindi daw nasasanay ang katawan sa matinding pagod kaya't kapag napwersa lang ng kaunti ay ayun injured na. Yan nga ang punto neto ni Paul George sa kanyang podcast na it makes so much sense nga, di ba mga idol? Anyways, ngayon ay pag-uusapan na nga natin ang laging maling-maling desisyon neto ni Thomas Bryant na umalis nga sa Lakers. Nag-trade request nga siya mga idol nung na-trade na itong mga bagong Lakers player papunta dito sa LA. Well, alam niyo ba ang statistics neto ni Thomas Bryant nung naglalaro siya sa Lakers mga idol? Ay nakapaglaro nga siya ng 41 games mga idol, averaging 21 minutes per game. At nag-average siya ng 12.1 points per game, meron din siyang 6.8 rebounds at 0.6 blocks per game. Pero ever since nag-trade request siya at nalipat siya sa team ng Denver Nuggets, ay nalaruan neto ni Thomas Bryant ay 17 games averaging 10.8 minutes per game at 4.2 points. Yan mga idol ang napakalaking drop-off neto ni Thomas Bryant. Talaga namang bumulusok ang kanyang minuto pababa pati ang kanyang mga statistics. So, maaari nga nating maging question kung bakit bigla namang bagsak itong paglalaro ni Thomas Bryant. Well mga idol, meron akong mga simpleng explanation dyan. Dahil nung nasa Lakers pa nga siya, ay talaga namang tiba-tiba nga siya dito nga sa playmaking neto ni LeBron James. At ang dahil sa playmaking ni LeBron James, ay yun, nag-average siya ng 12 points per game. Nagtalapan ng kanyang career high. Tapos yung poor defense niya nung nasa Lakers sa mga idol, ay natatago nga yun dahil dito kay Anthony Davis sa presensya ni AD. Binubuhat nga siya noon ni AD defensively mga idol. At wala na rin kasing mga elite playmakers dito nga sa team ng Denver Nuggets, hindi katulad dito sa team ng LA Lakers. Nando si LeBron noon mga idol, pati si Westbrook. Eh dito sa Nuggets ay si Nikola Jokic lang naman. Eh hindi naman silang pwedeng pagsabayin dalawa, di ba mga idol? So wala na nga elite playmaker na kasama sa court itong si Thomas Bryant dito sa Nuggets. At ngayon, na-expose na nga ang kanyang lack of defensive ability. Kaya naman biglang bagsak ang kanyang minuto from 21 to 10 minutes na lamang per game. So, yaan nga mga idol ang maling-maling desisyon ni Thomas Bryant na pag-alis nga sa team ng Lakers. Akala niya ay magbo-blossom nga siya dito sa team ng Denver. Ay kabaligtaran ang nangyari, bumagsak nga totally. At ngayon ay nakasugal nga mga idol in jeopardy ang next contract neto ni Thomas Bryant. Nung nandito siya sa Lakers ay pinag-uusapan ng extension na ay maaari nga daw umabot sa 50 milyon dahil nga sa kanyang magandang paglalaro sa LA. Pero mga idol, ngayon sa Denver Nuggets ay hindi nga sigurado kung may extend pa siya or may magsasign na ibang NBA team.